Mahigit 1 milyong piso sa kabuuan ang binigay ng pamahalang panlalawigan ng Camarines Norte sa pamumuno ni Governor Egay Tallado sa 11th centenarian nitong nakatalikod na Disyembre 20 sa Provincial Capital bilang maagang Pamasko sa mga natatanging mga lolo at lola ng Camarines Norte na edad 100 o higit pa. Pamagitan ng Provincial Social Welfare Development Office sa paungunan ni Acting PSWDO Cynthia de la Cruz ay binigyan ng tigi 100,000 piso ang bawat 1 centenarian 5 araw bago ang Pasko na lubos na ipinagpasalamat ng mga kasama nilang kapamilya. Binahagi ng mga anak ng isa sa mga centenarians si Lola Guadalupe Enverga de Feo, 101 taong gulang ang sikreto ng kanilang ina sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Wala siyang bagay sa buhay. Walang guilt feelings. Naglalaro po yan ng Scrabble. At saka yung World Factory, hindi siya nag-uulianin. Kasi naglalaro siya ng World Factory pang ano sa... Ito po ay... Tuwang-tuwa ang nanay ko kasi asam-asam niyang may pagpapasko sa kanya ng malaking pera. Sabi ko, Nay, may darating. Kaya po, tinutuo naman ni Governor Egay yung kanyang pangako na magbibigay siya generously sa mga centenarians. At ito po ay malaking bagay para sa kanya. Ikinagalak naman ni Governor Egay Tallado ang pagsasagawa ng aktibidad, lalo na at nataon itong malapit na ang Pasko. So ito po, ginagawa po natin ito siguro ilan taon na, Cynthia? 5 years ago? 5 years ago? Na ito po ay ginagawa na natin. Ano? Kasi nakakatuwa, no? Kasi imagine, mahirap po na yung 100 years talaga eh. Ewan ko po sa mga anak nyo, sa mga centenarian, kung merong aabot pa ng, ano, may aabot ng 100 years old. Ano po? Parang hirap na, ano? O ako, sabi ko nga sa sarili ko, mag-80 lang ako. Masaya na ako nun. Bonus na yun sa buhay ko. Kaya ako naman po, ginagawa ko pang lahat ano, para makatulong. Hindi lang sa lahat ng sektor. Ayon naman sa isang kaanak ni Lola Cornelia Dasco, 100 taong gulang, ang halagang kanilang natanggap ay malaki ang may tutulong sa kanilang pamilya. Nagpapasalamat po kami kay Governor Egay dahil sa napakalaking tulong po nito sa nanay namin. Ito pong perang ito ay ibabangko namin in case of emergency kung kailangan ng medicine. Meron po kaming makukuha. Tapos isi-share din po namin doon sa iba niyang anak na nangangailangan. Ganito rin ang sentimiento ni Acting PSWDO Cynthia de la Cruz sa nasabing aktibidad. So, hindi naman siya palaging marami. Minsan, dikit naman sa isang taon, halos mga 6. Pero masaya tayo dahil patuloy yung pag-alaala ng pamahalang panlalawigan sa ating kontribusyon ng ating masasabi. Patuloy yung pagmamahagi din ng pamahalang panlalawigan ni Governor Egay ng 500 sa lahat na senior citizens. Sabi ko nga kay Governor ay yun lang, pipiliin lang. Sabi ko mga ilan, sabi nito, hindi, bigyan mo lahat, bigyan natin lahat ng senior citizens. So ngayon ay tapos na tayo ng labo at sa Panganiban, sa kasalukuyan at Santa Elena, at kasalukuyan nila sa Kapalonga at Paracali tayo namamahati. Norge Abarca, BHTV News.